Nakita niyo ba ang video ni Mark and Lulok na naging customer sa isang malaking grocery store at pinigyan nila ang shoplifter? Ayun, makikita mo naman lahat ngayon. Ayun, nakikita mo naman o. Nakikita mo naman lahat. O, sige. Check daw isa-isa yung bag ko. Gusto naman. Ito nga yung sinasabi ko na walang laman. O, ano may sinasabi ka? Di ba, kailangan mag-sorry ka? Pero mag-sorry ka sa akin, mag-sorry ka lang. Please, mag-sorry ka. Because bilin-bilin sa kanilo. Alam mo, mali. Akala ng empleyado ng grocery ay tinangka niya na tawin ng isang deodorant na nakita niyang iligay ito ni Yutok sa kanyang bag. Katunayan yan, sample lang yun na dinala ni Yutok para alam niya ang bibilin niya. Sa kasamaang pala, tinalabas ng empleyado ang lahat ng gamit sa bag sa harapan ng mga tao. Tama ba ang nangyari? Tama na pinakinalaan si Yutok dahil kapag may nakita ka isang customer na nagbunsa ng produktong ibinibenta ng tindahan, akalain mong ninakaw niya ito. Pero hindi tama na sinahin mo siya at ipabulat-lat ang nilalaman ng kanyang bag para makita kung may iba pa siyang kinuha. Malaking kapabayaan at pagtalikod sa kanyang karapatan na gawin ito sa publiko. Dahil mapanira ang ginawa sa publiko, may tuturing na oral defamation o slander ang ginawa kay Yuto. Sa oral defamation, pinahiya o pinaratangan ang biktima ng isang krimen, bisyo, depekto o anumang kondisyon, totoo man o hindi, sa publiko na naging sanhi ng kahihiyan. Dito, hindi katanggap-tanggap na isinapubliko ang paninita at inspeksyong ginawa na naging sanhi ng kahihiyan ni Yutok dahil pinamukha siyang magnanakaw. Para sa oral defamation na hindi kalalaan tulad dito, maaaring mabilanggo ang may sala ng hanggang isang buwan o pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos. Bukod pa ito sa danyos na babayaran dahil napahiya siya. Sa halip, maaari rin kasuhan ang empleyadong namahiya ng unjust fixation dahil nakakabanas at nakakagambala ang ginawa niya kay Yutok. Sino mang mahatulang may sala para sa unjust fixation ay makukulong ng hanggang 30 days at o pagmumultahin ng hanggang 40,000 pesos. Ang tanong, maaari bang managot ang employer o tindahan para sa danyos na kagagawa ng empleyado? Maaari kung nagkatrabaho ang empleyado nang naganap ang insidente at naging pabaya ang employer sa pamimili o pag-supervise ang empleyado o walang pambayad ang empleyado matapos makatulong may sala. Sana meron kayong natutunan sa paliwanag ko. For more, i-follow niyo ako dahil walang lumuhan, kaya ito ni Tony Romano.